Pag namatay ba ang tao, iba may kaluluwa, kung may kaluluwa ba o wala. Saan mapupunta yung kaluluwa muna habang wala pa yung paghukom? Okay, tanong ng kabayan. Ustad, pag ang tao daw namatay, may kaluluwa ba o wala? At saan daw po ba ito mapupunta? Ang tao pag namatay, saan punta ang kaluluwa? Ganon. Or ang tao may kaluluwa ba? Ang tao, pag buhay, may kaluluwa. Sa ibang salita, espiritu. Kaluluwa, espiritu, sa Bisaya, kalag. Sa Arabic, roh. Okay? Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong roh. Pag ang tao ay namatay, ang kaluluwa, hindi namatay. Pag namatay ang katawan, inutusan ni ito si Malakal Maut, ito si Angel of Death, inutusan siya, huhugutin niya yung kaluluwa. Sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang tao ay masama, hinuhugot niya ito na parang mayroong mga tinik, binabalik-balik. Tapos yung tao, hinuhugot ni Malakal Maut, Angel of Death. Pero kung mabait yung tao, pag hinuhugot niya, nasasarapan siya. So ang sign nito, ang ibang namatay, mayroong lumalabas sa kanya dahil nasarapan siya yung hinugot. Saan ito pupunta yung hinugot na kaluluwa? Dadalhin ito sa kataas-taasan at ang mga anghel, ayon sa hadith, ang mga anghel, pag siya mabait, ang mga anghel magsabi, sino yung taong namatay? Ang bango, mahalimuyak ang kanyang lilo. Sabihin sa nagdala, ito si ganito, ganito. Huh? Sabi na, alhamdulillah. Pero man ang tao ay masama, ibang sinasamba, ang mga anghel sa kalangitan sabi, ang baho, sino bang kaluluwa itong dala-dala? Si ito, namatay ito. Si Marcos, Lolo Marcos, nagmarsyalo ito, baro maming binatay. Doon, pag ang kaluluwa ay babalik na sa lupa, ilibing na ang problema ni Marcos, hindi pa nalibing, di ba? Okay? Pag ibabalik na sa lupa, kaagad ibalik ni Allah, ibalik ni Allah ang kaluluwa doon sa lupa. At doon, mag-start siya another life. Loon, lalapit ang anghel, yung sinasabi ganina ni Ustad Khalid, lalapit ang anghel sa kanya at tatanungin, man rabbuk, paupuin siya doon, paupuin. Man rabbuk, sino ang inyong Diyos? Pag sabi mo, ang Diyos ko ay Hesukristo, example. Hesukristo, bakit? Nagturo ba si Hesukristo ako ang Diyos? Nagsabi ba si Hesukristo, sambahin ninyo ako? Nako, pipigain ka. Ang maling sagot, pipigain ka sa lupa. Naayon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tadyang mo ay magsaylob. Anong tanong? Ganun yung tadyang mo. Pipigain ka sa lupa at tutusukin ka sa mamartilyuhin ka sa maso na ano na yung kung ano ni ganina, di ba? Malibing sa isang palo, malilibing. So ang hirap. Actually, magtiis siya hanggang sa araw ng paghukom kung siya ay mabuting tao. Ang libingan ay paraiso, little paradise. Kung masama siyang tao, ang libingan ay little hellfire. Hanggang sa araw ng paghukom, ganun ang gawin sa kanya. Pali yung sagot mo. Sa araw ng paghukom, bubuhayin sila. Tapos ang mga tao, mga mabubuti at sumusunod sa batas ng Diyos, dadalhin sila sa paraiso. Ang mga masama naman, dalhin sila doon sa impyernong apoy at doon manirahan sila magpakailanman na walang kamatayan. Hellfire, walang kamatayan, at doon sa paraiso, walang kamatayan. Yun po ang tinuturo sa Islam. Alhamdulillah. Okay. Wala na. Wala ng battery. So yun.